Mga kwento ng buhay, pagmamahalan, pamilya o relasyon. Hatid ang makabuluhang aral at inspirasyon. Ngayong gabi, ibabahagi namin sa inyo ang isang espesyal na kwento ng buhay na maglalarawan ng katatagan at kapangyarihan ng pag-ibig. Dear Sugar Dolly, handa mo bang palayain ang partner mo kapag nalaman mong may mahal na siyang iba? Dear Sugar Dolly, itago niyo na lang ako sa pangalang Akisha. 22 years old, from Kalinga. At ito ang kwento ng buhay pag-ibig ko. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya, pero masaya. Noon pa man, ayokong lumayo sa mga magulang ko dahil hindi ko pa kaya. Pero nagbago lang ang lahat noong nakilala ko ang lalaking nagpatibok sa puso ko. Isang lalaking minahal ko ng buong buo. Magkokoloheyo na ako noong sumama ako sa kanya. Nagsama kami sa iisang bahay. At mag-asawa na ang turingan naming dalawa. Araw-araw, nagme-message siya sa akin at nakikipagsikahan pa habang nasa trabaho siya. At ako naman, nasa school. Gabi-gabi kaming magkasama. Hindi ko alam kung paano ko ilarawan ang saya na nararamdaman ko sa tuwing magkasama kaming dalawa. Yung tipong nakakalimutan ko ang lahat ng problema ko nang dahil sa kanya. Iniisip ko na hindi naman mali yung magmahal, kaso ang mali ay hindi alam ng parents niya at parents ko na nagsasama na kami. Itinago lang talaga namin ang relasyon naming dalawa. Even ang mga taong nasa paligid namin ay walang alam. Hindi pwedeng malaman ng lahat dahil may dahilan. Dahilan na nagbibigay hadlang sa aming dalawa para hindi magkatuluyan. Alam ko naman yon, kaso pinagpatuloy ko pa rin. Pinagpatuloy ko ang sinunod kung ano ang gusto ng puso ko, kahit alam kong mali. Nagtagal rin kami ng almost 5 years. Yung feeling na akala ko talaga na kami na ang para sa isa't isa. Pero hindi pala. Masakit para sa akin na magkasama kami ng ilang taon. Pero nagawa niyang magsinungaling sa akin. Nagawa niya akong palitan. Sa tuwing umuwi pala ako sa probinsya namin, ay lagi niyang dinadala sa kondo ang kanyang babae nang wala akong kaalam-alam. Hindi ko siguro malalaman ang katotohanan kung hindi nagtanong sa akin ang landlord namin
kung kaano-ano daw namin yung babae na palaging dinadala ng BF ko sa kondo. Tumawa lang ako kasi mahilig naman talagang magbiro ang landlord namin. Hanggang sa nakita ko ang phone ng boyfriend ko na may picture nilang dalawa sa isang restaurant. Talagang nanikip bigla ang dibdib ko, Sugar Dolly. Gusto kong sumigaw dahil sa galit. Hindi kasi ako ready sa ganitong pangyayari. Akala ko kasi kami na talaga forever. Kaso hindi pala. Akala ko lang pala lahat yun. Biglang nang dilim ang paningin ko sa kanya. Umabot sa punto na hindi ko na siya pinapansin. Tinatanong niya pa ako kung ano daw ang problema ko. Kung bakit hindi ko raw siya pinapansin. May lakas ng loob pa siyang sabihin sa akin na may iba daw siguro ako. Ako talaga? Yan ang napakalaking tanong ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya na kulang pa ba ako? Hindi pa ba ako sapat para sa'yo? Ano ba ang pagkakamali ko? Ginawa ko naman ang lahat para mapasaya ka. Pero nagsorry lang siya, Sugar Dolly. Inulit ko ng ilang beses yung tanong ko sa kanya kung bakit niya ako niloko. Ang sabi niya lang sa akin ay, kailangan lang daw niya yung babae kapag wala ako sa tabi niya. At kapag nasa probinsya raw ako, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko sa mga oras na yun. Dahil ang dali lang para sa kanya na magdesisyon ng ganun. Ang dali niya lang makahanap ng iba habang wala ako sa tabi niya. Hanggang sa nagdesisyon na rin ako. Nagdesisyon akong iwan siya. Dahil hindi ko talaga kaya ang sakit na aking nadarama. Minsan lang naman akong nag-trust, pero sa maling tao pa. At ito ang kwento ng buhay pag-ibig ko. Akisha. Bawat isa ay may natatanging kwento ng buhay. Ibahagi ang kwento ng buhay mo, Dear Sugar Dolly. Mga kwentong naglalarawan ng iba't ibang kasiyahan at hamon sa buhay, pag-ibig, pamilya o relasyon. Ipadala ang kwento ng buhay mo sa Dear Sugar Dolly at Wild FM. Email wildfm1031@gmail.com. Dear Sugar Dolly.